namara ng isang mambabatas ang prangkisa ng TV station na Sunshine Media Network International o SMNI na itinatag ni Pastor Apollo Quiboloy. Dahil po yan sa mali at mapanira umanong ulat ng network laban sa House Speaker. Nakatutok si Tina Pangilbanteres. Eto na po, eto na. Talagang pag ikaw ay DDS o pag ikaw ay supporter ni President Duterte, patatahimikin ka. Eto naman ngayon, SMNI naman ang patatahimikin. Grabe, no? Parang pag ikaw ay Duterte, para ka naglagay ng target sa likod mo. Umasa ka na, sooner or later, may matatanggap kang balita, nasa listahan ka. Grabe ito. Grabe ito. Ngayon, SMNI naman ang bibirahin. Sa privilege speech ni Quezon Representative David Suarez, pinasisilip niya sa kamera ang prangkisa ng TV station na SMNI o Sunshine Media Network International. Ito ang TV station na itinatag ni Pastor Apollo Quiboloy, kilalang spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inalmahan ni Suarez ang inilabas na ulat ng SMNI na gumastos daw ng 1.8 billion pesos si House Speaker Martin Romualde sa mga biyahe nito. Teka muna. Saglit lang po, sir. Kong Suarez, ito yung reklamo. Pinapasilip ang SMNI dahil may sinabi daw di umano ang SMNI na ginastos, ang ginagastos sa biyahe ni MR ni Romualdez ay 1.8 billion. Saka na natin i-discuss kung totoo pa o hindi na sinabi nga ng SMNI yan, no? Pero ito lang po ang take ko dyan. Sir, bakit ikaw po ang nagsasalita? Bakit hindi mo hayaan yung speaker mo? Speaker nga eh. Bakit ba kayo? Lagi kayo, alam nyo, ginagawa nyong bata si Tamba. Hindi po bata si Tamba. Hindi po bata si speaker. Bakit ba lagi kayo nakasaklolo? Hindi po talaga, alam ko po kayo ay mga matitinong, mga kongresista. Alam ko po kayo ay hindi mga kurakot. Alam ko pong ginagamit nyo sa tama ang pera ng taong bayan. Pero sa ginagawa nyong yan, nagmumukha kayong proyekto. Masisisi ba natin ang taong bayan kung iisipin nila kaya kayo sip-sip ng sip-sip, kaya kayo nagsasalita dahil pinoprotektahan ninyo yung proyekto. Hindi ko po sinasabi, alam ko sir, napakalinis mo, sobra to the max. Ikaw ang pinakamalinis sa balat ng lupa. Pero ba't ikaw nagsasalita? Wala bang dila yung speaker nyo? Paano nag-i-speaker nyo walang dila? Sus! Tanong, is it true? Did they even care to validate? Ito rin, tanong. Tanong! Eh kasi nagtanong siya eh. Did they even care to validate yung sinabi ng SMNI? Tanong, sinabi nga ba ng SMNI? Pangalawang tanong, totoo ba yung sinasabi ni PRRD na takot kayo magpa-audit? Sir Suarez, Kong Suarez, nagtatanong lang po. Kasi since nagtanong kayo, may tanong din kami. Kayo po ba ay takot magpa-audit? Takot? Tanong lang naman. We are all public officials and we are all open to criticisms and public opinion and unfortunately open to fake news. At ito pong pinalabas ng SMNI, isa po itong fake news. Hindi po ito totoo. Atayin po natin, ha, kung talagang sinabi ng SMNI yan, kasi hindi ko naman narinig yan, so ayoko magbigay ng komentaryo. Ha? Sa isang pahayag, pinabulaanan din ni House Secretary General Reginald Velasco ang inere umano ng SMNI. Ang bahagi ng pahayag ni Secretary General Velasco, binasa rin ni Suarez sa plenaryo. Let me be unequivocally clear. These claims are not only baseless, but are blatant attempt to spread misinformation and defame the Speaker's character.
Ako rin naman may tanong. Kung ang nakagawa at may nagawa ng mali ang SMNI, hango sa iyong pinagsasabi kung Suarez o kung sino man ang naglagdan yan at may gawa niyang letter na yan na pinasisilip ang SMNI, nagawa yun ng SMNI kung totoo man kay Speaker Romualdez. Bakit hindi mo haya, bakit hindi nagre-reklamo si Speaker? Yan ang nagiging problema natin eh. Ang dating po niyan, hindi natin maaalis sa taong bayan na talagang kayo, mga kongresista, totoo man or hindi, kayo ay nagkakakampi, kampi-kampihan at pinagtutulungan ninyo si Duterte. Dahil alam na alam natin, ang SMNI ang nagiging boses ni PRRD at ayaw ninyo ng boses ni PRRD. Ayaw ninyo ng oposisyon. Totoo man or hindi, yan ang iniisip ng tao. Eh bakit hindi magdemanda si Speaker sa SMNI? Bakit idinadamay ang kamera na dapat mas marami kayong inaasikaso na para sa bayan? Yan ba ang trabaho ninyo? Ang protektahan si Speaker? May sariling abogado yan. May sariling tagapagtanggol yan. Hindi ko po kinakampihan kung mali ang SMNI. Kung gusto niyo ikulong si Kubuloy, bahala kayo sa buhay ninyo. Pero bakit lagi kayong nakaganyan kay Speaker? Kaya nagmumukha itong politika eh. Nagmumukhang trapo. Nasisira ang imahe ng kamera dahil kakatanggol ninyo. Ang nangyayari, it's the kamera, your organization, the house itself, ay nandiyadyaan para habulin ng Duterte. Ganyan lumalabas yan eh. Kaya alam mo, sir, kung ako tatanungin yung ginagawa mong yan, lalabas sa mata ng taong bayan, yan ay kasipsipan. Totoo man or hindi, we cannot blame the people. Yan ang iisipin ng taong bayan. Sipsip ka masyado kay Romualdez. Kahit hindi po totoo. Pero sa akin, ito ang aking opinion. Sir, hindi ka nakakatulong sa house. Bakit? Kasi yung ginagawa mong yan, nadadamay ang buong house. Imbis na ito ay magiging SMNI versus Romualdez o Romualdez magdidemanda sa SMNI. Sila lang. Dahil pero sa ginagawa mo niyan, sir, nagmumukha pong damay ang buong kongreso. So ano mangyayari? Yung mga maka-Duterte, masisisi mo ba na magagalit sa buong kamera? So ang tanong, sir, kung ganun ang mangyari, nakatulong ka sa kamera? Kamera? Hindi. Nakatulong ka pang masira sila. Nakatulong ka pa na mahati ang taong bayan. Kanino papanig? Kay Romualdez o sa SMNI? Pero kung kayo ay naging neutral, kayo ay naging tumahimik at hayaan yung ipagtanggol ni Romualdez yung sarili niya. Isipin mo, sinabi mo dyan sa kamera. O ibig sabihin, bit-bit mo. Parang, halimbawa, parang ang isang tao, nagdemanda siya sa isang tao. Pero kung bit-bit mo at nagsalita ka dyan sa iyong privilege speech o sa inyong lugar, bit-bit mo yung buong organisasyon. So sa madaling salita, hindi kayo nakatulong sa organisasyon nyo. Mas nakasama pa kayo dyan, sir. Sabi ni Suarez, dapat bawiin ang SMNI ang inilabas umano nitong ulat. Babawiin. Hayaan mo si Romualdez humingi. Hindi nga nagsalita si Romualdez eh. We demand immediate retraction and apology from those spreading those fake lies. Furthermore, we are exploring other options to hold accountable those responsible
for this smear campaign. Ayan, eto na. Ah, pinagsosorry ang SMNI. At pananagutin daw yung merong paninirang kampanya about Speaker Romualdez. Sagutin natin isa-isa yan. Una, antayin nyo lang. Sasagot ang SMNI dyan. Baka mamaya lang pagkatapos ng live ko Tuesday ngayon, baka may gikan sa masa. Doon sa gusto manood na gigang sa masa DZAR1026 po. Baka mamaya lang sumagot na sila. Tingnan natin kung mag-a-apologize o hahamunin kayo gaya na sinabi ni PRRD, come. Abangan natin. Pangalawa, yung may smear campaign o yung paninirang kampanya o paninirang puri sa kay Speaker. Batika muna. Parang baliktad pa ang nangyayari. Eh talaga ang parang nasisiraan nga dito si Sara. Parang si Sara nga ang sinisiraan. Parang sinisiraan nga si Duterte. Parang Duterte po ang sinisiraan. Huwag po kayong magagalit ha. Ako'y may sinasabi lang. Lahat ito ay nag-ugat nung hiningi ni PRRD yung audit. Kaya tuloy ang iniisip ng taong bayan para hindi tinatakot nyo si PRRD para wag kayong magpa-audit dahil lumalabas ang kamera ay takot sa audit. Kaya itong mga bagay na ito ginagamit para pananakot kay PRRD. Diba? Bring other options to hold accountable those responsible for this smear campaign. Ang privileged speech ni Suarez ay inirefer sa House Committee on Rules para sa kaukulang aksyon. Ang House Committee on Legislative Franchises iimbestigahan na raw ang issue sa Webes. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunan ang pahayag si Speaker Romualdez at ang pamunuan ng SMNI. Para sa GMA... Kita nyo ha? Hinihinga ng panig si Romualdez. Tapos tinapos na yung balita. So I assume, hindi nagsalita si Romualdez. Hindi nagsalita si Speaker. Oh. Kayo ang nagpapasilip. Pero ang nagawa ng mali, kung mali man ito, ay si Romualdez. Kaya, bakit kayo? Binibitbit nyo ang buong kamera sa pagtatanggol kay Speaker. E nagbumukhang politikang-politika po ito. Nagmumukhang kampihan to. Nagmumukhang kayong proyekto. Totoo man or hindi, yan talaga ang kalalabasan niyan. Hindi kayo nakakatulong. Sana man lang si Speaker. Ay, sinabi. Oo, busy lang ako. Kaya hindi ako makagawa ng privilege speech o hindi ako makagawa ng press con o kung ano man yan. Ayoko na muna magpa-interview. Hindi, wala nga sinabi. Edi sip-sip na sip-sip ang labas nyo dyan, sir. Kayo ba hinalal ng taong bayan? Kayo ba ay hinalal dyan sa distrito ninyo para ang trabahuin ninyo ay ipagtanggol ang Speaker? Marami po yan. Marami pong pwedeng trumabaho niyan. May mga abogado naman niya si Speaker, I'm sure. Kung wala man siyang abogado, grabe naman. Kumuha man lang ng abogado, I'm sure kayang-kaya niya yan kahit 10 abogado. Kayo, mag-focus kayo na dapat kayo ay nakagitna. Hindi kayo namumulitika. Ang datingan po kasi niyan ay maliwanag na politika. Kayong buong kamera. Kahit andyan si Pulong, lalabas dyan, yung buong kamera, kahit hindi totoo, ay talagang hinahabol ang Duterte. Pambihira naman kayo. Ang laki-laki na niyan. Pinagtatanggol nyo pa. Hindi naman dyan kayo binabayaran ng taong bayan. Napaka, ano iisipin ng tao? Napaka sip-sip nyo. Napaka mukhang proyekto nyo. Oh, ngayon, masisisi natin sila. Eh ganyan ang pinapakita niyong aksyon.
Alam mo, lumalabas sa taong bayan, eto po, takot kayong ilabas ang audit. Ang dami niyong dinaldal, ang daming nangyari, isa lang ang hinihingi ni Duterte, isa lang ang hinihingi ni PRRD, audit lang. Di sabihin ninyo, hindi namin kaya ilabas yung audit kasi nagastos namin. O kaya, kung kaya nyo ilabas, ipakita nyo yung ebidensya. Tapos na. Wala na yung ganito-ganito. Kasi po, tatandaan ninyo, nasa demokrasya po tayo. Ha? Huwag pong diktador. Hindi po pwede na walang oposisyon. Sabi nga ni PRRD masyadong tahimik. Dapat, ang totoong demokrasya, maingay. Iilan na nga lang yung mainstream media ang nagsasalita eh. Yung iba nga tahimik na eh. Busal na ang bibig eh. Eh, seminay na nga lang eh. Patatahimikin nyo pa. Eto, nakakatakot. After seminay, sino? Vloggers naman. Ha? Huwag ganun. Politiko kayo eh. Huwag belat sibuyas. Tsaka sagutin nyo yung tanong. Hindi ko ano-ano sagot nyo. Audit ang tanong eh. Hindi sir, hindi ko sinasabing hindi kayo malinis. Naniniwala ako. Napakalinis ng Kongreso. Sagad to the bones ang linis nyo. Kaya nga sagutin nyo eh. Sagutin yung audit. Ang lilinis nyo, alam ko eh. Sobra kayo sa linis. Diba? Huwag naman. Ano ba tayo, Marshall? Huwag naman. Hayaan nyo magsalita ang taong bayan. Hindi lahat ng kakampi ni Duterte para nyo nalagyan ng target sa likod. O, next ka. O, tapos ng ano? Tapos ni Sarah, si PRRD. Tapos ng PRRD, SMNI. Tapos ng SMNI, sino na? Punta na kayo sa vloggers kasi hindi nyo naman titirahin sigurado yung mainstream na iba eh. Kasi sip-sip din yun eh. Oh. Huwag ganun.